Michael po ang pangalan ko. Sobrang tagal ko nang nakikinig sa channel nyo. At dahil last year lang may natuklasan ako sa girlfriend ko, kaya gusto ko sanang ibahagi ito sa mga kapasta natin. Last year August, ang 5th year anniversary namin ng girlfriend kong si Rose. Pareho po kaming nasa late 20s na at nag-iipon pa rin para sa future. Dahil nga anniversary namin at sabi ni Rose ay naging good boyfriend naman daw ako, sinabi niya na magsugo kami sa araw mismo ng anniversary namin. Siyempre sobrang excited ako sa sinabi niya. Umaga pa lang sinundo ko na siya. Motor lang ang gamit namin na service. Kakain muna sana kami sa restaurant. Pero sabi ko, pwede naman kami umorder sa loob ng sogo. Pumayag naman si Rose. Nasa ikatlong palapag yung available na kwarto. Nung nasa harap na kami ng pinto, hinawakan ni Rose yung braso ko. Sabi niya parang nahilo raw siya bigla. Kaya binuksan ko na agad yung pinto. Tapos pinaupo siya sa kama. Sabi ko ako na lang ang tatawag para sa o-orderin namin. Pagdating ng pagkain, parang bumalik na rin yung sigla ni Rose. Habang nilalantakan namin yung pansit, palinga-linga si Rose sa may banyo ng kwarto. Tinanong ko siya kung anong problema. Sabi niya, kanina niya pa raw naririnig ang mahinang iyak mula sa banyo. Ako naman walang marinig. Nung matapos kaming kumain, sabi ni Rose, naririnig pa rin daw niya yung mga iyak. Samahan ko raw siya na tignan yung loob ng banyo. Ako ang bumukas ng pinto, Sir Neb. Pagpasok ko, wala naman. Paglingon ko kay Rose, sobrang putla ng mukha niya. Tinuro niya yung bowl ng CR. May itim na babae raw na nakaupo roon sa bowl. Umiiyak. Doon na inamin sa akin ni Rose na may third eye siya simula pagkabata. Agad kong naisip baka prank lang yon ng girlfriend ko. Pero nakita kong lumapit siya sa may bowl. Tapos kinausap niya yung black lady raw na naroon. Nag-usap sila pero hindi ko marinig yung mga sagot ng black lady. Kaya ang ginawa ni Rose, sinabi niya sa akin lahat ng sagot ng black lady. Biktima raw ito ng panggagahasa na nangyari halos 2 dekada na ang nakakaraan. Pero hindi niya raw nalaman kung sino ang gumawa noon sa kanya. Habang nag-uusap sila, napansin siguro ni Rose na hindi pa rin talaga ako naniniwala. Kaya sinabihan niya yung black lady na hawakan ako sa pisngi. Sir Neb, tumindig talaga lahat ng balahibo ko nang maramdaman ko yung malamig na kamay na humaplos sa pisngi ko. Napaatras pa ako. Tapos tinawanan lang ako ni Rose. Nagyaya na lang akong umuwi pagkatapos noon, Sir Neb. At walang nangyari. Walang ya. Balahibo lang ang tumindig sa akin. Hindi sana yun yung ine-expect kong titindig nung araw na yon. Tawagin niyo na lang akong Sid. Sir Neb, share ko lang itong kwento na nangyari noong naghahanap kami ng muse para sa team namin. May paliga kasi ang mga SK sa barangay namin noon. Nakapagpalista na kami bilang team. May manager, uniform at coach na rin kami. Ang kulang na lang ay muse. Hindi naman sa wala kaming mapili sa mga kabarkada o kakilala namin. Kaya lang ay gusto namin ng panibagong muka. Kasi ay halos taon-taon na paliga ay sila at sila lang ang muse namin. Isa sa teammate ko na si Aljon ang nagsuggest sa isang Facebook friend daw niya na taga kabilang barangay lang, si Alexis. Pinakita niya sa amin ang picture at approve kaming lahat kasi maganda nga, may kahawig pa ngang artista. Kinausap siya ni Aljon at pinakiusapan na mag-muse. Pumayag naman siya, kaso ang kondisyon niya ay magsama kami ng mga babae kapag ipapaalam at susunduin namin siya sa kanila para payagan daw siya. Pumayag kami at nagyaya ng 4 na kaibigang babae. Bale, ang sumundo kay Alexis ay ako at si Aljon kasi may tricycle kami na back to back na pwedeng masakyan naming lahat.
Okay naman kausap yung parents ni Alexis at pumayag sila na mahiram namin bilang Muse ang anak nila. Basta raw kami ang maghahatid sa kanya. Natapos ang liga at first runner-up si Alexis, kaya syempre tuwang-tuwa kami. Bago namin siya inihatid ay pinakain muna kami ng manager namin, tapos konting kasiyahan hanggang sa inabot na kami ng alas 9 ng gabi. Noong hinatid na namin si Alexis, etong si Aljon, pinahinto ako saglit sa pagmamaneho kasi naiihi raw siya. E di tumigil muna kami sa may palayan, tapos doon siya nagpaluwag ng pantog. Nagkukwentuhan lang yung mga babae sa loob. Maya-maya, sabi ni Aljon, tignan daw namin yung nasa taas. Pagtingala nga namin, may nakita nga kaming 5 o 6 na bituin na medyo mas malaki sa iba pang stars kasi parang malapit sila. Ang nakakamangha kasi roon, Sir Neb, iisang linya sila. Tapos pantay-pantay ang distansya nila sa isa't isa. Bukod pa roon, ay hindi sila nakasteady lang sa iisang lugar. Umaabante sila. Nagtaka na ako kasi hindi na pangkaraniwan ito. Nilabas ko yung cellphone ko para sana kunan ng picture. Kaso noong tinutok ko yung cellphone sa mga bituin o ilaw, biglang nag-rainbow yung screen, tapos namatay. Star yung tawag ko doon, Sir Neb, kasi liwanag lang talaga sila na bilog. Steady na liwanag na hindi nagbiblink. Yung cellphone ni Aljon tsaka ng mga kasama namin, ganoon din. Tapos noong dumaan malapit sa amin yung 5 liwanag, napatakip kami ng tenga. Kasi parang may matinis na tunog na sobrang sakit sa ulo. Nawala rin naman kaagad yung tunog. Tapos pagtingala namin, malayo na yung mga liwanag. Hanggang sa isa-isa silang nawala. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Tapos naaalala ko yung pamilya ko. Ewan ko ba, Sir Neb? Sabi rin ni na Aljon, pamilya rin ang unang pumasok sa isip nila noong narinig yung matinis na tunog. Baka raw kasi nasa life and death situation na kami, kaya nagkaganoon. Kasi kung iisipin, paano pala kung may balak na masama yung mga nilalang na yon? E di sigurado hindi na kami nakauwi ng maayos. Sabi ni na Alexis, UFO raw. Sa palagay ko nga rin, Sir Neb, UFO yung mga liwanag na yon. Imposible naman na eroplano kasi hindi naman lilipad yon ng ganoon kalapit at masyadong malaki ang mga yon para maging drone. Nung maihatid namin si Alexis sa kanila, tsaka lang naayos yung mga cellphone namin. Akala nga namin hindi na namin magagamit ulit. Mabuti na lang at hindi tuluyang nasira. Ang malupit noon, full charge kaming lahat nang buksan namin ang mga cellphone namin. Tapos naka full volume, pati na ang brightness. Pauwi na lang kami, ay may pa-alien pang nangyari sa amin. Good evening mga kapasta. Ako nga pala si Conrad. Silent listener lang po ako nitong channel. Naisipan ko lang din po na mag-share ng personal kong karanasan. Sana ay mapansin. Panahon ito na sabik akong makatikim ng mga babae. Ako kasi yung tipo, Sir Neb, ng lalaki na maganda lang ang pangalan, pero pangit ang itsura. Kaya naman sa kapangyarihan ako ng pera kumakapit para maging pogi kahit papano. Noong panahong mangyari ito, ay napapadalas ang pagkuha ko ng mga babaeng pawok kung tawagin. Mas gusto ko yung ganun dahil may isang site akong kinukuhanan kung saan maayos ang review sa mga babaeng nag-aalok ng service. Tsaka syempre mas gusto ko yung safe sex, kaya lagi akong nagkokondom. Mahirap na yung pangit na nga ako tapos may sakit pa. Nung time na yon ay napagdesisyonan namin ng walker na sa Sogo magkita. Sinabi kong mauuna na ako sa room at sumunod na lang siya. 6 hours ang binook ko, kahit 3 hours lang ang deed namin. Sabik na akong makita yung walker kasi ang ganda niya dun sa picture. Habang nakatitig ako sa kisame, ay nakarinig ako ng ungol. Napangiti ako kasi naisip kong
Mukhang umaatikabo ang bakbakan sa tabing room. Habang tumatagal ang ungol ay unti-unting tumatayo ang dapat tumayo sa akin. Pero Sir Neb, bigla rin itong nawalan ng buhay nung mapalitan ang ungol ng iyak. Yung iyak ay parang nanggagaling sa loob ng banyo noong kwarto ko. Kaya naman, kinabahan na ako. Bumangon ako sa kama. Dinikit ko yung tenga sa pader dahil baka namali lang ako ng pagkakarinig at baka hindi talaga sa banyo ko nagmumula yung iyak. Pero habang tumatagal na nakadikit yung tenga ko sa pader, eh lalo kong naririnig at lalong lumalakas yung iyak na nagmumula sa CR. Nung parang nasa loob na ng utak ko yung iyak at parang gusto nang tumakas ay nagmamadali akong tumakbo papunta sa CR na nakaawang ang pinto. Nung makita kong may babaeng nakaputi sa loob ng CR, ay napasigaw ako ng malakas. Nakaharap sa salamin yung babae, nakasabunot yung mga kamay niya sa buhok, at talaga namang nakakabasag ng eardrum yung iyak niya. Umaalingaungaw, nakakakilabot at nakakapanindig balahibo. Lalabas na sana ako ng kwarto nung pumasok yung walker. Lalo akong kinilabutan nung mapansin kong kamukha niya yung babaeng nakita ko sa harap ng salamin. Ang kaibahan lang ay hindi puti ang suot ng walker kundi pulang blouse at skinny jeans. Ang nangyari Sir Neb ay nakipagkwentuhan na lang ako doon sa walker at walang nangyari sa amin. Hindi ko alam kung anong meron doon sa pangyayaring yon. Pero ang nasisiguro ko lang ay may hiwagang naganap sa kwartong yon na nagpawala ng gana ko. Baka matawa kayo sa kwento ko Sir Neb dahil hindi ito sa isang pangkaraniwang lugar nangyari at hindi rin pangkaraniwang tao ang kasama ko. Dahil dyan ay hindi ko na lang po sasabihin ang mga totoong pangalan namin. Sir Neb, nagpunta kasi kami ni Amor sa isang hotel na may logo ng Haponesang Nahihiya. Bagay na bagay talaga sa amin ang logo na yon dahil kahiya-hiya naman talaga ang relasyon namin. College professor ko si Amor at may asawa na siya. Sa madaling salita ay isa akong kabit. Hindi yun ang unang beses na nagtagpo kami sa hotel, pero yun ang unang beses namin sa branch na yon ng Sogo. Long story short, nagawa na namin ang dapat gawin at nagpapahinga na lang kami. Nakatulog kami pareho nang makarinig ako ng ring ng telepono. Nagising ako agad dahil naisip ko na mag-check out na kami. Kaso noong abutin ko yung telepono ay wala namang sumasagot doon. Dial tone lang ang naririnig ko, pero tuloy-tuloy yon sa pagliring. Naguluhan ako. Kasabay noon ay narinig ko rin na bukas ang shower sa banyo. Naliligo na yata si Amor. Pero noong napalingon ako sa kabilang side ng kama, ay nakita kong nakahiga siya. Kinabahan na ako. Tuloy-tuloy ang ring ng telepono kahit hawak ko pa yon. Bumukas na yung pinto ng banyo at nakita kong may maputing paa ang humahakbang mula roon. Biglang may humawak sa braso ko at paglingon ko ay ngiting-ngiti sa akin si Amor. Yung ngiti na katulad sa mga horror movie. Doon ako nagising dahil sa sunod-sunod na ring ng telepono. Hingal na hingal ako dahil panaginip lang pala ang lahat ng yon. Nilingon ko si Amor na natutulog sa tabi ko bago sagutin ang telepono. Paglapat noon sa tenga ko ay kinilabutan na agad ako. Dial tone lang ang naririnig ko kasabay ng lagaslas ng tubig sa shower. Paulit-ulit na paikot-ikot ang panaginip ko na yon. Kaya alam kong sleep paralysis na ang nangyayari sa akin. Nagdasal na ako at humingi ng tawad sa kasalanang nagawa ko. Paulit-ulit akong nananalangin at nagsisisigaw sa isip ko hanggang sa nagising na naman ako sa isang ring ng telepono. Ayaw ko na sanang sagutin ang ring noon, pero nakarinig naman ako ng paghagulgol. Paglingon ko ay
nakita kong nakaupo si Amor at umiiyak. Para siyang hihikain sa kakaiyak. Tumigil sa pagring yung telepono. Kinurot ko yung sarili ko para siguraduhin gising na talaga ako. Nakahinga ako ng maluwag nang makumpirmang gising na nga ako. Nagkwento si Amor tungkol sa panaginip niya na katulad na katulad ng sa akin. Pareho pa kaming nagulantang nung magring yung telepono. Nanginginig pa ako nung sagutin yon. Pero nakahinga ako ng maluwag nung sumagot yung receptionist. Tapos na raw yung oras namin. Pagkatapos ng pangyayaring yon, Sir Neb, ay hindi na kami ulit nagtagpo ni Amor. Inisip namin na warning pa lang ang naranasan namin. At kung itutuloy namin ang bawal naming relasyon, ay baka matagpuan na lang kaming patay sa isang kwarto. Magandang gabi sa inyong lahat o kung anumang oras dyan sa kinaroroonan nyo. Hello po Sir Neb, ako nga pala si Ernest. May ibabahagi lang akong kwento na hindi naman ako talaga ang nakaranas, kundi ang kapatid kong si Miyaka. Palayaw lang po niya ang Miyaka dahil ang totoo niyang pangalan ay Ronaldo. Karamihan ng barkada ni Miyaka ay mga bading rin. Sir Neb, ang hilig gumala ng mga yon, lalo na tuwing gabi. Pagkalabas nila sa mga trabaho nila at minsan na gumala sila sa kung saan ay kamuntik na silang mapahamak. May liga noon malapit sa amin. Siyempre may mga kabarkadang lalaki at may mga crush ang mga beki sa mga player, kaya nanonood sila. Isa raw sa players na crush ng kaibigan ni Miyaka ay bumagsak ng alanganin nang tumalon ito para mamblock ng bola. Na-dislocate daw talaga yung kaliwang braso ni Martin, yung player. So dadalhin daw sana sa ospital si Martin. Pero isa sa mga referee ay nagsuggest na kay Kaining na lang dalhin si Martin. Ipahilot daw at madali lang maibabalik sa dati yung braso nito kaysa dalhin sa ospital na sisimentuhin pa. Ayaw raw pumayag noong coach at ibang player. Kaso sabi naman daw ni Martin, hayaan na lang. Kay Kaining na lang daw siya dalhin. Samahan na lang daw sila. Tapos syempre, crush nga. Volunteer daw agad itong kaibigan ni Miyaka. Sabi raw ng referee, mas maraming kasama, mas maganda. Sumama raw silang lahat. Isang jeep daw sila na nagpunta roon kinakaining. Tapos may dalawang tricycle pa, para daw silang mag-outing. Yung coach daw, paulit-ulit na sinasabi sa kanila na huwag silang magulo kapag naroon na kinakaining. Sama-sama lang daw sila lagi at huwag lalayo sa isa't isa dahil baka manuno sila. Ang layo raw pala ng bahay noong hilot. Tapos noong narating nila, parang nasa loob na raw ng kagubatan at ang tagal daw bago nagbukas ng pinto. Pagbukas naman ay haggard na haggard daw yung matanda. Hinihingal pa raw, tapos parang galit sa kanila. Noong sabihin nila yung pakay ay parang ayaw pa nga raw silang tulungan. Pero nakiusap yung coach kaya pinatuloy na rin sila. Bali yung bahay naman daw ni Kaining ay bukas talaga. May bubong na parang shed. Tapos may dalawahang kawayan na bangkuan. Ang sarado lang daw ay yung pinakatulugan niya na sinisilip daw ni Miyaka. Pero hindi nila makita ang loob dahil madilim at sinasara ka agad ni Kaining kapag may kukunin siya sa loob. Hinilot lang daw nito si Martin. Pinahiran ng langis na mabango. Tapos may binulong, sabay inalayin yung buto. Parang nagulat lang daw si Martin, pero hindi naman umaray. Binalot daw ng dahon yung braso. Tapos na. Sa buong paghihilot daw ni Kaining kay Martin, ay napapansin ni Miyaka na panay ang lingon noon sa kaibigan nilang si Christine dahil ubo ito ng ubo. Pagkatapos daw kay Martin, ay pinalapit ni Kaining si Christine dahil hihilutin daw sa likod para mawala ang ubo. Tayo raw kaagad yung coach at ilang player. Tapos nagpaalam na. Naglabas daw ng 500 yung coach at nilagay sa kamay ng matanda habang nagpapasalamat ng paulit-ulit.
Pinatayo na silang lahat at pinasakay sa jeep. Tapos humarurot na agad sila. Habang papalayo raw ay may nakita si Namiyaka na kulay pulang liwanag na sumusunod sa kanila. Para daw bolang apoy na kulay pula, dalawang ganoon daw hanggang sa makarating sila sa pinakakalsada. Tsaka lang daw sinabi noong coach na dapat daw ay hindi na sumama sa kanila si Christine dahil may sakit pala ito. Tanggi raw ng tanggi si Christine kasi ubo lang naman daw ang meron siya. Sabi noong ibang player, aswang daw si Kaining at balak siyang aswangin dahil sa ubo niya. Mag-iingat daw siya sa bahay. Nagkatakutan na raw sila, kaya pala marami silang pinasama ay para ligtas sila kahit papano. Kilala nga raw pala roon sa barangay na aswang yung Kaining, pero naghihilot din daw. Baka raw yung kulay pulang apoy na nakikita nilang sumusunod sa kanila ay pinadala nito para sundan sila dahil kay Christine. Habang nasa biyahe raw ay biglang nagsalita si Christine habang takot na takot. Hindi raw kaya nagdadalang tao siya, kaya ganun na lang ang interes sa kanya ni Kaining. Baka raw kasi hindi lang siya aware na buntis siya at aswang lang ang nakakadetect nun. Napatingin daw sa kanya yung coach, sabay pinagmumura si Christine. Awa ng Diyos, Sir Neb, nakauwi naman sila ng ligtas. Hindi naman daw napahamak si Christine. Si Martin naman ay milagrong napakabilis ng recovery. Ilang araw lang ay nakakapag-basketball na uli. Oo nga pala, Sir Neb, palayaw lang niya yung pangalan na Christine. Ang totoong pangalan talaga nung kaibigan ni Namiyaka ay Crisanto.